April Horoscope 2020 Prediction. Bago natin umpisahan ang video na ito, please don't forget to subscribe. And hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat! Abangan ang special shoutout pagkatapos mang videong ito. Ang buong buwan ay magaganap sa ikawalo ng April. Gayun din, sa gabing iyon, ang kapabalaghan ng supermoon ay lilito kapag ang buwan ay tila mas malaki at mas maliwanag kaysa sa dati. Narito ang buong buwan upang ipaalam sa amin na para sa lahat ng nais nating magawa, kailangan nating gawin ang kinakailangang pagsisikap. Ito ay tungkol sa praktikal na panig ng aming mga plano, pangarap at mga bituin. Miyerkules 22 ng Abril ay magaganap sa Lyrids Meteor Shower. Lumilitaw ang hindi pangkaraniwang bagay kapag dumaan ang Earth sa buntot ng isang kometa. Ang bagong buwan na nagaganap noong 23 ng Abril ay nagsasabi sa amin na ang mga palatandaan ng Zodiac ay kailangang maging mas diplomatikong upang tanggapin at pag-usapan ang wika ng iba, hindi maghintay na maunawaan, at maaari nilang matuklasan na sila ay mali. Ito ay isang magandang buwan para sa isang pagbabago ng hitsura o para sa pagsisimula ng pagkain. Makakatanggap sila ng pera sa 2 ng buwan at maglakbay sa katapusan ng linggo. Aries, 21 Marso 19 ng Abril, ang isang pakiramdam ng pagiging maayos ay magtatakda ng tono para sa buwan. Ang optimism na konektado sa mga pagbabago ay nagaganap sa iyong lugar ng ibinahaging mapagkukunan. Ang iyong damdamin ng mga personal na responsibilidad ay tila hindi natukoy upang maunawaan mo kung ano ang inaasahan ng ibang tao mula sa iyo. Tumawag para sa paglilinaw. Ang pagnanais na makakuha ng isang mamahaling item sa salpo para sa mga hangarin sa libangan ay maaaring mag-apoy maliban kung maisip mo ito ay hindi malamang na ikaw ay bago ka tumalon dito. Taurus, 19 Abril 21 Mayo, tila napakahalaga sa iyo ng privacy ngayong buwan ngunit nais mo ring ilagay ang iyong pinakamagandang harapan. Ang mga biglaang pagbabago na konektado sa lugar ng iyong trabaho ay maaaring naruroon at ang mga pagbabagong ito ay hindi ka magiging masaya. Ang pag-aangkop ay dapat nasusi sa sitwasyong ito dahil ang mga pagbabago ay napakahirap na gawin mo. Dapat kang maging handa sa pag-iisip upang makatanggap ng isang karanasan sa pag-aaral sa lugar na ito. Ang mga pagdurusa sa lugar ng iyong kasal at pakikipagtulungan ay maaaring maging abala sa iyo ngunit ang isang palakaibigan na pagpapalitan ng mga kaisipan sa isang kaibigan ay maaaring maging kapakipakinabang sa paglagay ng iyong isip. Gemini, 21 Mayo 21 Hunyo, sa buwang ito ay maaaring mahanap ang ilan sa iyo na kasangkot sa mga kaibigan at mga gawaing kawang gawa. Ang mga ito ay maaaring konektado sa iyong trabaho o negosyo, ngunit ang kawalan ng katiyakan ay maaaring maging sanhi ng ilang mga pagkabahala. Maaaring maabot sa iyo ang balita na konektado sa iyong posisyon o katayuan sa komunidad na nagdadala ng impormasyon na maaaring maging kapakipakinabang sa iyo. Ang mapangakit na aksyon upang maghangad ng kasiyahan sa isang paglalakbay ay maaaring maging sanhi ng isang hindi pagkakasundo, ang kooperasyon at pigilin ay dapat natingnan. Ang isang hindi kilabot na pakiramdam ng kagalingan ay maaaring umuunlad tungkol sa iyong pinagsamang pananalapi. Hindi ka magiging masaya kapag naghahanap ng ilang katotohanan sa sitwasyong ito. Cancer, 21 Hunyo 22 Hulyo, ang katayuan sa lipunan at pamayanan ay tila napakahusay sa iyo sa buwang ito. Ang libangan at panlipunang mga aktibidad ay napakarami. Ang mga aktibidad sa base ng bahay ay tumataas. Ang ilan sa inyo ay maaaring magpalit ng paninirahan ngunit ito ay maaaring maging sanhi ng maraming hindi inaasahang gastos na maaaring isawsaw sa iyong ibinahaging mga mapagkukunan. Ang pagpapabatid sa iyong sarili bago ka makisali o mag-sign kahit ano ay maipapayo. Ang isang kaibigan na may mabuting hangarin ay maaaring mali. Ang pagtitiwala sa iyong sarili at kung ano ang alam mo bago ka gumawa ng anumang mga pagpapasya ay magiging pinakamabuti. Leo, 22 Hulyo 22 Agosto, sa buwang ito, ang ilan sa iyong Leyes ay makakakuha ng mas pilosopikal na pananaw sa iyong buhay. Habang tumatagal ang buwan, makikita mo ang isang mas malalim na kahulugan sa kung saan ka pupunta. Ang hindi pagkakasundo sa asawa o kasosyo ay maaaring tamba ang bangka, ang pakikipagnegosasyon sa mga damdamin sa bawat partido ay makinis ang paraan.
ang pagpapalagay sa iyong sarili sa panahon ng mapaghamong mga pangyayari na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lahat. Ang isang bagay na may kaugnayan sa trabaho ay maaaring magpakita ng isang napaka-promising na pananaw, ngunit tandaan na ang lahat ng nagdinangning ay hindi ginto. Hindi ka bibigyan ng kompletong impormasyon sa mga detalye na maaaring napakahalaga. Virgo, 22 ng Agosto, 22 ng Setyembre, ang lugar ng pansin sa buwang ito ay nasa iyong lugar na labas ng mga mapagkukunan ng kita. Ang balita tungkol sa kaugnay nito sa isang pakikipagtulungan o ang iyong asawa ay maaaring maging sa agenda para sa iyo. Maaaring maging likha ang sitwasyong ito. Ang intuit ayon at pakiramdam ng responsibilidad ay gagampanan. Dapat mayroong maraming mga aktibidad na konektado sa iyong personal na mapagkukunan. Ang ilang mga hindi inaasahang gastos na nauugnay sa iyong linya ng trabaho ay maaaring mangyari. Ang pag-uudyok upang kumilos ng walang pasubali ay dapat na mapigilan at maingat na tinawag. Libra, 22 ng Setyembre, 23 ng Oktubre, para sa ilan sa iyo ang mga kampanilya sa kasal ay maaaring ringan ngayon at ang ilan sa iyo ay maaari rin pumasok sa mga samahan sa negosyo. Ang mga minor de edad na pagkakaiba-iba sa iyong pananaw sa mahal sa isa ay maaaring dumating sa isang ulo at maging pinutok ng proporsyon. Kaya, sa larin ng anumang hindi ka sumasang-ayon bago ang anumang bagay ay nilagdaan at selyadong. Ang mga bagong pagkakataon para sa promosyon ng karera kasama ang isang naantala na gantimpala sa pananalami ay maaaring nasa larawan para sa iyo. Ang mga responsibilidad ng imahinasyon ay maaaring maging sanhi ng mga pagkabahala, kaya subukang maging makatotohanan at tingnan ang iba pang mga punto ng pananaw. Scorpio, 23 ng Oktubre, 22 ng Nobyembre, ang pansin sa buwan na ito ay nasa iyong lugar ng trabaho. Kailangang linawin ang mga responsibilidad dahil ang kakulangan ng komunikasyon ay pinipinsala ang iyong pag-unawa sa mga ito. Ang mga isyu ay dapat harapin at pag-usapan. Ang mga pagbabago sa harap ng iyong tahanan ay tila nangyayari sa isang hindi inaasahang paraan na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na nakagapos ang iyong mga kamay sa kabila ng iyong mga pangangailangan. Ang pag-alaala sa nakaranas ng karanasan ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang tensyon at pagkabigo ay maaaring magtrabaho sa maibiging paraan sa asawa o kasosyo. Ang mga pagpapalitan ng isip sa isang mahal sa buhay ay tila tatawagin at ang aralin ay matututunan ng maayos. Sagittarius, 22 ng Nobyembre, 21 ng Disyembre, ang iyong mga aktibidad sa libangan at panlipunan na may mabuting kaibigan ay darating sa iyo. Maraming komunikasyon sa pagitan mo at ng mga kaibigan ay ipapakita din na nagdadala ng hindi inaasahang balita. Ang isang karanasan na dadalhin hanggang sa unahan ay dapat na natutunan ng mahusay. Ang iyong lugar ng trabaho ay nagdadala sa iyo ng kaaya-ayang mga kalagayan at ang ilan sa iyo ay maaaring ipinangako sa gantimpala sa pananalapi, ngunit tandaan na ang mga pangako ay pangako lamang, kaya sundin. Marami sa iyo ang mga Sagittarian ay maaaring pag-isipan ang pagbabago ng tirahan habang nagsisimula kang hindi mapakali sa iyong paligid. Ang magandang pagkakataon na gawin ito ay maaaring dumating sa iyong paraan. Capricorn, 21 ng Disyembre, 21 ng Enero, ang spotlight ngayong buwan ay nasa iyong base sa bahay. Ang mga mabagal na pagbabago ay magsisimula ng isang momentum at ang paglipat ay maaaring isa sa mga bagay na maaari mong makita sa agarang hinaharap. Ang pag-abala tungkol sa pagbabagong ito ay maaaring mag-abala sa iyo, ngunit ipapasa ito sa ilang sandali. Ang mga kawalan ng seguridad tungkol sa iyong papel at responsibilidad sa bahay ay maaaring mag-abala sa iyo, kaya ang pakikipag-usap sa mahal sa isa ay maaaring linawin at tukuyin ang sitwasyon para sa iyo. Ang isang kapatid o malapit na kamag-anak ay maaaring magturo sa iyo ng isang bagay o dalawa patungkol sa iyong pinansyal na pananalapi. Ang emosyon ay maaaring makuha sa paraan. Ang mga linya ng komunikasyon sa asawa o kasosyo ay maayos na mabuksan sa ikalawang kalahati ng buwan, kaya magagawa mong magawa ang maraming bagay tungkol sa mga plano sa hinaharap. Aquarius, 21 ng Enero, 18 ng Pebrero, ang pagpapalitan ng mga ideya sa kapatid o malapit na kamag-anak tungkol sa mga pagbabago ay magdadala sa iyo ng isang karanasan sa pag-aaral at ibang pananaw sa iyong buhay. Iwasan ang mga paghaharap dahil ang emosyon ay maaaring makarating sa daan, kinakailangan ang kooperasyon. Ang iyong lugar ng trabaho ay tatawag para sa mga pagsasaayos dahil ang mga pagkakaiba ay mapapalawak.
Ang mabilis na pag-arte ay maaaring makapinsala kaya ang isang friendly na pamamaraan ay maaaring ang pinakamahusay na paraan. Ang mga pag-aalala tungkol sa iyong mga hangarin sa hinaharap ay mag-aabala sa iyo, ngunit ang pakikinig sa iyong panloob na damdamin ay gagabay sa iyo. Ang hinaharap ng mga gantimpala ng materyal ay maaaring nasa abot tanaw. Pisces, ika-19 ng Pebrero, ika-20 ng Marso, ang pansin sa buwan na ito ay nasa iyong lugar ng mga personal na mapagkupunan at halaga. Malalaman mo ang isang bagay o dalawa tungkol sa iyong magkasanib na pananalapi at asawa o kasosyo ay bibigyan ng maraming input sa lugar na ito. Ang pagpapalitan ng mga ideya sa lugar ng iyong trabaho ay kinakailangan dahil ang panloob ng mga salungatan ay tila naglalaro sa iyo. Ang mga negosasyon sa isang palakaibigan na dapat mangyari. Panatilihin bukas ang iyong isip sa mga mungkahi na maaaring maging kapakipakinabang sa iyo. Ang emosyonal na pangangailangan para sa ilang mga aktibidad sa libangan at panlipunan ay maaaring madama at ang mga saloobin tungkol sa paglalakbay ay tatawid sa iyong isipan. Dahil sa simula ng buwan, ipinapayo namin sa iyo na samantalahin ang buong araw na ito dahil ang relasyon sa kapareha ay mahusay at tatapusin mo ang lahat ng iyong pinlano sa paggawa ng sama-sama. Ang Abril ay kanais-nais para sa mga nakamit sa lipunan at materyal at magkakaroon ka ng pinakadakilang pagkakataon ng tagumpay kung nakatoon ka sa mga nakagawiang gawain. Gayunpaman, ang tagumpay ay nasa iyong panig at lahat ng iyong pinaplano sa Abril ay magagawa ang nais mo, lalo na dahil marami kang bagong mga profesional na ideya na, sa kasamaang palad, ay hindi sapat kung wala kang pananalig sa iyong lakas. Special shoutout to the following. Special shoutout kay Ma'am Jocelyn Danido, watching from New Jersey. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ellen Seth, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Sir The Zodiac Life. Thank you for watching, Sir. Special shoutout kay Ma'am Melly Paglinggayin. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Fete Mario. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Sir Mark Sharon Quinos. Thank you for watching, Sir. Special shoutout kay Ma'am Maria K. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Rosalina Lim Channel. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Low Carb Diet Mom. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Ann Camili. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Gandang Channel. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jenny Miranda. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Nazib Machuin. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Virginia Magnaye. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Jel Rivera, watching from Hong Kong. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Dunabel Martilano, watching from Mile Carmina, Cavite, Philippines. Thank you for watching, Ma'am. Special shoutout kay Ma'am Lovely Joy. Thank you for watching, Ma'am. Kung gusto mong magpa-shoutout sa next video, comment na. Maraming salamat sa panunood, mga kapatid. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kapag may bago akong video na i-upload. Maraming salamat. See you on my next video.